Nagluto nga ako dito sa bahay ng Atay Balon-Balunan kaso sa dami ng sibuyas, nagmukha lang siyang inadobong sibuyas. Namalengke nga pala muna ako para bumili ng saging sa alaga naming unggoy. Ang sosyal ng unggoy namin, nakalakatan pa. Bumili na nga rin pala ako ng kakarampot na Atay Balon-Balunan para pananghalian. Ayoko nga bumili ng marami at baka mabawasan pa yung mga natatago kong kayamanan. Saka hindi rin ako makapag-cash out kasi nasa isip ko lang naman. Ang dami pang dahilan, hindi ka nalang umamin, ayos lang naman na wala kang pera, ang mahalaga sanay ka na. Hiniwa-hiwa ko nga pala tong mga Atay Balon-Balunan para magmukhang marami at magkasya sa 10 pamilya. Abay, okay na to. At least may mapagsasaluhan sa hapagkainan. Kesa naman umasa ako sa 10,000 bawat pamilya. Pero kapag ka nagkabigayan, abay, pipila talaga ako kahit sobrang haba pa yan. Bago ko nga siya lutuin, imamermaid ko muna siya ng 12 days para mas malasa. Ang OA ng 12 days. Ibababad ko nga siya sa asukal, paminta, Sprite, toyo, mamasitas, oyster sauce, number 1, calamansi, tapos fixer ka. Hoy, picture ka. Lamas-lamasin mo nga lang hanggang sa madurog. De joke lang para mas lumasa. Tapos kumutan mo, baka lamigin siya. Midlip nga muna ako ng 12 days. Tapos pagkagising ko, may sinaing na. Tapos yung mga compliments, nakahiwa na. Thank you, Ninang Thea. Ilabas ko na nga rin pala tong aming pangmalakasang camping stove. Hindi na kasi namin nagagamit dahil hindi na rin kami makapag-camping. Rainy season na kasi, walang pera. Nagisa na nga ako ng mga sibuyas sa kabawang kasi nakalimutan kong unahin yung capsicum sa kayong mga sibuyas. Siya na ang lalim ng iniisip ng pabigat. Iniisip ko kasi kung anong uunahin kong i-check out kapag ka nakuha ko na yung 10,000 kada pamilya. Ginisa ko nga pala muna tong mga Atay Balon-Balunan pero hindi ko sinama yung pinag-mermaidan. Inahon ko nga muna yung mga atay at nalulunod na sila. Kawawa naman, tapos saka ko binuhos yung mga pinagbabaran. Tinakpan ko muna tapos pinakuluan hanggang maging ganito kalapot yung sabaw. Saka ko binalik yung mga atay kasi why not? Pook not. Fixer-fixer ko nga lang ng mabuti para mag-incorporate yung lasa tapos binuksan ko yung cabinet para maghanap ng delata. May can opener naman kami. Gusto ko lang talagang pahirapan yung sarili ko. Nilagyan ko na nga rin ng green peas para kunyari social. Tapos binuhos ko na rin yung mga capsicum at sibuyas bago pa siya mawalan ng sarsa dahil na sobrang sa kulo. Tinakpan ulit saglit tapos binuksan. Finixer, inamoy. Ayun, natakam. Hindi pa yata naluto yung mga sibuyas. Ayun, nagsandok na agad yung pabigat. Correct me if I'm right, pero mas masarap ang sibuyas kapag medium rare lang. Yes, kakain na. Tara, kain na tayo. Sinandukan nga ako ni Ninang Thea ng 1 cup of rice pero yung cup yata na ginamit niya kasing laki ng kaldero. At ang panula ko nga pala for today's video, imbis na soft drinks, vitamin C muna. Ay, nakakahingal. Ang hirap talaga pag dire-diretso. Ito nga muna ang drinks ko ngayon dahil nag-iba na naman ang panahon at laging puyat. Kailangan ko ng protection. Sobrahan. Kain na tayo, main. Okay, guys. Tikman na natin. Gusto ko ng maraming ginto. Ginto. Anin. Ay. Umiinit. Mainit pala, pati kanin. Lumay. Kaya mo yan. Blow mo kasi. Mainit pala nung atay. Sarap mong kamay. Vitamin. Ah, haluin ba? Sa ilalim yung ano. Thank you. Sarap magpapak ng bell pepper sa kanong ano, sibuyas. Ano ba? Dami. Kumakain mo.
Sarap. Sibuyas pa lang ulam na. Ayun lang naman for today's video. Sana hindi ko kayo na-inspire sa video ko. Maraming salamat sa lahat ng nanood. Paalam!